Doc, high blood ako. Naka-amlodipine ako. Pero yung kapitbahay ko, high blood din. Pero siya, naka-losartan. Bakit ganun? I'm Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine resident doctor, and yan ang pag-uusapan natin in this video. Ano bang pinagkaiba ng losartan at saka amlodipine? Ang losartan at amlodipine ay parehong gamot para sa hypertension o high blood. Pero kumbaga magkaiba ang atake nila. Ang losartan ay isang ARB o angiotensin receptor blocker. Ang ginagawa ng losartan, pinapababa nito yung BP mo sa pamamagitan ng pagpapababa ng isang hormone sa katawan natin, which is yung angiotensin. Ang amlodipine naman ay isang CCB o isang calcium channel blocker. Ang ginagawa nito, pinapababa nito ang BP mo sa pamamagitan ng pagre-relax. Sa pamamagitan ng pagre-relax ng mga blood vessels mo. So, alin sa dalawang magandang maintenance para sa hypertension? Ang sagot dyan ay hindi masyadong straightforward, and depende ito sa pangangailangan ng pasyente, kumbaga individualized. Ang losartan ay mabisa para sa mga pasyenteng may comorbidities kagaya ng heart failure at chronic kidney disease. Samantalang ang amlodipine naman ay mabisa para sa mga pasyenteng nagkakaroon ng chest pain o angina dahil nakakatulong ito sa pagpapabuka ng mga blood vessels sa puso. Pero depende talaga yan sa pasyente, hindi yan hard and fast rule. Pwede rin kasi na ireseta yan ng doktor sa'yo bilang combination therapy. Meron ka ng losartan, meron ka pang amlodipine. Minsan, ina-adjust din nila yung dosage niyan. Naka-full dose yung losartan, tapos yung lowest dose ng amlodipine, or pwede nilang pagbalik ka rin. Depende sa pangangailangan mo bilang pasyente nila. Kaya dito pumapasok yung pinaka-importanting bagay, which is ikaw, magpa-check up ka. Ibigay mo na yung trabahong yon, ibigay mo na yung desisyon na yon sa isang doktor. Sa isang doktor na pinag-aralan yan at eksperto sa mga ganyang bagay. Hindi sa kapitbahay mong chismosa lang, okay? Also, tatandaan mo na kahit paanong gamot nang i-take mo, kung hindi mo naman i-adjust yung lifestyle mo, yung diet mo, hindi rin magiging fully mabisa yung mga gamot na ibinibigay namin. Kasi parang magiging band-aid solution lang yan. Kumbaga tatapalan namin yung isang sugat mo, pero ikaw mismo yung magsusugat sa sarili mo kung hindi ka kakain ng tama. Ngayon, kung ikaw ay may hypertension, alin dun sa dalawang yun ang ginagamit mo? At ano ang experience mo dyan sa mga gamot na yan? Share nyo dun sa baba yung mga experiences nyo. Pag-usapan natin yan as one community. It's been me, Dr. Junji Arapan, isang emergency medicine resident doctor. Thank you for watching.